Apuwi sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Meron po tayong espesyal na pagdiriwang. Malugod, masaya po natin ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating Panginoon sa Kristo, ang walang hanggan at dakilang pari. Ito po'y pinagdiriwang Huwebes pagkatapos ng Linggo ng Pentecostes. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nagalis na makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis na makasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Kristo ang katastasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod sa kanilang tinanggap sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga pinuno nang ilabas ko sila sa Ehipto.
Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayang ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ikaw'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ikaw'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop. Ang lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsistayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad, "Kunin ninyo ito ang aking katawan." Wika niya. Hinawakan niya ang kalis at magpatapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ng dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat. Bagamat nasa ordinaryong panahon po tayo, hindi natin kinakalimutan ang nakaraang kapistahan ng Pentecostes. Nung Lunes, pinagdiwang natin Ina,
ang ating mahal na Birheng Maria, ina ng sabayanan. At ngayon, Huwebes, pagkatapos ng Pentecostes, ang ating Panginoon sa Kristo, walang hanggan at dakilang pari. Papasalamat po ako sa kabutihan ng Diyos. Dati po, araw-araw po akong nakikisa sa inyo mula sa malayo. Ako po ay nadistino sa malayong lugar, sa misyon, sa Yukon, Canada. Napakalamig. Kung dito ay napakainit, doon ay napakalamig. Manginginig ka sa lamig. Minus 40, minus 50. Ewan ko, baka hindi nyo kulang sa inyong imay. Kasi kakaiba po. Ngayon ay nagpapasalamat ako sapagkat malapitan po tayo sa ating Poong Jesus Nazareno. At ako'y makasalanan, nakikiusap, naninikluhod, nagmamakaawa na ako'y kanyang paboran, patawarin, at lagi niyang mahalin. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa tungkol ito kay Jesus, ang ating pari. Ang ating unang pagbasa kay Jeremias, 31 hanggang 34. Ito'y tipan. Ano ba yung tipan? Pagtitipan. Ang tipan ay nasa wika ng pag-ibig. Yung mga magkasintahan. Sila'y nag-iibigan. May tipan sila. May pagkakaunawaan. At kasunduan yan ng katapatan. Ako ang inyong Diyos. At tayo ang magiging sambayanan. Magmamahalan at magiging tapat tayo sa isa't isa. Ito'y hindi lamang formal o legal na dokumento na may kontrata. Hindi po. Sinabi dito, ang kakaibang tipa nito, hindi ito yung panlabas, kung hindi panloob. Isusulat ko ang batas sa kanilang puso. At ang puso, yan ang pag-iibigan, ang pinakamalalim, ang karidad, ang pag-ibig, ang pagpagmamahal, yan ang magbubuklod sa nagtitipan. Kaya mahalaga ang tungkulin ng pari, si Jesus, si Diyos, si tao, na mamagitan. Yung nga, di ba yung krus ni Jesus sa pagitan ng langit at lupa, pinagsasama niya, pinagdudugtong niya, pinag-uugnay niya ang Diyos at ang tao sa bagong tipan ng pag-ibig. Unang pagbasa pa lamang yan. Sa ating Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, ito yung banal na misa. Ito ang aking katawan. Ito ang dugo ng tipan. Binanggit ang tipan. Yung dugo. Yan. Diba may ma-expression tayo ibibigay ko ang aking buong sarili. Dugo at katawan ko, aalay ko para yung pagsasakripisyo ng pag-ibig. Ito sa banal na misa, ang pinakamataas na ating dasal. At sa banal na misa, pagsasangayon, pagsasakriwa, pagsasakasalukuyan ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Huwag natin isipan, noon yun, sa malayong lugar yun. Hindi, ngayon, sapagkat sa milagro, sa kapangyarihan ng Diyos, nagiging ngayon ang nangyari noon, kada misa. Kaya ako, walang kwentang pari ako, pero pinili ako ng Diyos para maging ngayon ang sakripisyo sa Kalbaryo. Isipin nyo yan. Hindi ako pinanganak noon. Nasa Pilipinas ako. Nasa ibang henerasyon ako. Hindi. Basta sa maniwala kayo, maniwala tayo. Tayo po'y napupunta sa paanan ng krus. Kapiling ang mahal na Birheng Maria at si San Juan. Sa krus, doon tayo nagpapasalamat sa krus. Yan ang ating pagsasaksi
tuwing misa. Eh, yung pare ay matanda na. Paulit-ulit, nakakaantok. Baka hindi natin alam kung ano yung realidad ng misa. Antukin ka ba doon sa paanan ng krus? Kaya kailangan may pananampalataya tayong malalim. Yan po. Eh, yung pare, wala naman kaming kwentang mga tao. Wala naman kami, hindi naman kaming kompetensya, hindi naman kami engineer, hindi naman kami doktor, hindi naman kami yung may mga competencies. Ang pinagkaloob lamang ng Diyos sa amin, ang kapangyarihan niya, magmisa at magpatawad ng kasalanan. Kahit na yung pinakabobo, pinakamatanda, pinakaulyanin, pinakamahina. Pagpapatawad ng kasalanan. Alam niyo ba? Ang Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. At tuwing sinasabi ng pare, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kahit na yung boses ng pare ay may mahina o may kahinaan, nandyan ang Diyos. Ang Diyos pupunta. Ang Diyos na nagmahal, lumikha, nagsagip sa atin. Basta binanggit ng pare yun, manamutawi sa kanya labi, nandito. Baka maba na. Yan ang kadakilaan po ng kaparian. At hindi lamang ako yan, kayo. Ako yung aking pagkapari, yung ordinasyon. Ika nga, meron common priesthood. Yung karaniwang kaparian na lahat kayong nabinyagan. Kaya, ulitin ko lang, pakikipag-ugnay, gumagawa ng tulay, at tuwing misa, magsimba kayo, at tuwing pagsisimba ninyo, tayo po'y dinadala ng banal na misa sa paanan ng krus upang makita natin ang Panginoon sa Kristo na dumadanak ang dugo, namatay, tumanaw naman tayo ng utang na loob. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa mapahalagahan natin ang kaparian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa na bubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin,
Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inihalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugtungan niya Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurin at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama namin lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan. At ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginagampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesu Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag magmipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sibibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon
Ako'y hinirang niya upang tumugod sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang panin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapadalahanan ang mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagkisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladanal ng mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila mga pangako sa binyag na kailangang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang paggawad ng huling pagbabasbas, ako po'y patuloy na nagdarasal sa ipinagkatiwalang komunidad sa akin sa misyon. Ito po'y sa St. Mary's Church, Dawson, Yukon, Canada. At kahit na nandito ako sa Pilipinas, ang aking mga dasal dito sa ating simbahan sa Basilica at Dambana ng ating pong Jesus Nazareno, kasama, kalakip sila sa mga intensyon tuwing ako'y nagdadasal at nagmimisa. Kaya doon po ay napakalamig, kung dito positive 40, positive 50, doon minus 40, minus 50, nangingisay, nanginginig
kung kayo hinahanap yung aircon. Baka akala nyo, oh, centralized aircon dito yung mga Pilipino doon. Heater. Ah, heater ang hinahanap nila. Ah, oh, ayan, talaga maraming pagsubok doon. Dito, noong ako'y rektor dito sa Quiapo, ah, may secretary ako, may driver ako, may taga-luto ako, may taga-laba ako, may taga-hugas ako, may sakristan ako. Doon, ikaw lahat. Huh? Ikaw lahat. Wala akong mapag-utusan. O, tawa ng tawa kayo. Ha? Sige. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinibintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.